Hello! Good evening! Good evening po sa inyong lahat. Talagang ginabi ako sa aking vlog. Dumating na ako ng gabi. Wala na talaga. Ang dami kasing pila sa grocery. Kaya, ginagabi talaga. Hindi ko expect yun. Umalis ako ng alas dos. Nakarating ako alas 7. Sa sobrang daming ng tao. Well, anyway, sa gabing ito, naibigan ko lang mag-vlog kasi sayang to eh. Na-prepare ko na kanina. Akala ko makauwi ako ng maaga. So, sayang to. Kailangan ko itong mabake kasi bukas pasok ko na naman. Anyway, kung ibibake ko ito sa Saturday or Sunday, baka masira na siya sa ref. So, eto na. Magluluto ako ngayon ng special. Dati, last week nagluluto ako ng kamuti pie. Ngayon naman, pero ang kulay noon is ubi. Kinulayan ko na lang siya ng ubi kasi nga, yung ubi na kamuti, pinaghaluan ko ng yelo na kamuti. So anyway, ngayon talaga, promise ko sa inyo na magluluto ako at ituturo ko, isishare ko sa inyo, magluto ako ng real ubi talaga siya. So, eto na, papakita ko na real ubi ang lulutuin ko. So, ibababa ko lang yung camera ko para maipakita ko sa inyo. So, eto. Pinaano ko na ito kasi para hindi na ako mahihirapan. Pinagis ko lang talaga, no? So, look, real ubi talaga siya. Pinakulo ko na siya, tapos ginadgad ko siya. Ginadgad ko siya. Hindi mag-anong pino, basta yan. Dinurog-durog ko. So, of course, mayroon tayong nata di coco. Beke naman, nata di coco. Yan. Diba? Usually, nata di coco, ihahalo lang yun yan sa prochala. Pero dito, special. So, ito, may dalawang itlog tayo. No? Mayroon tayong 1/4 cup na brown sugar. Mayroon tayong 1 cup na condensed milk. Mayroon din tayong 1/2 cup na fresh milk. Pero full cream milk. Mayroon tayong inano ko na, yung tinunaw ko na siya na butter. O pwede rin margarine. So, mayroon tayong isang ganito. Kung any powdered milk. Ito kasi, Bekel, Alaska, baka naman Alaska, lagi kitang ginagamit. Yan ang ginagamit ko din na fresh milk. So, syempre, mayroon tayong vanilla extract. So, ngayon, lalagay ko na, lapit ko pa ba? So, lapit ko dito, no? May nahulog. So, ilalapit ko na dito. Ayan. Lalapit ko na yan. Ako, ayaw kong may mahulog. So, ganito kadami. Kasi pumunta ako ng palengke sa Pasig. So, ganito kadami talaga yung aking ubi. So, hindi kailangan. Ako gusto ko may crunchy pa. So, ngayon, i-break ko na yung dalawang itlog. Ako, malamig pa yung itlog. Kamuntik na mag-yelo. So, yan. Dalawang itlog na yan dyan. Lalagay ko na muna siya dito para hindi siya masyadong... Yan. Halo mo na lang yung itlog. Kung gusto nyong kumain ng masarap, halo ninyo agad yung itlog. So, miss ko na. Basta yung mga, yung asukal na hindi gaanong matutunaw, halo na ninyo. Nang sa ganun... Yan. Halo na ninyo dito yung asukal. Ngayon yung brown sugar, ginawa ko lang siya na 1/4. Pero kung gusto po ninyo na may nagsisigaw, grabe naman yung makasigaw yung batang yun. Kung gusto po ninyo, halo na rin ninyo yung fresh milk. Basta halo-halo lang. No? Yan. Halo-halo lang siya. So, yung ating... Okay, alam niya nang gagawin. Hindi, hindi, hindi.
Milk. And congratulations. Tapos, haluan natin siya ng butter. Oops, kalimutan ko pala. Dapat, ito, kakagatin ko na. Lagyan ninyo ng powdered milk para sa malinamnam siya. Para pang palinamnam. No, ito pang palinamnam lang ha. Para sumarap talaga yung inyong yan. So, halo na yan ha, lahat. So, maano lang siya, no? Hindi siya gaanong violet. Now, kung gusto niyo talaga na magiging violet, pwede natin lagyan ng kunting food coloring. Para, wait lang ha. Kung ayaw ninyo, lagyan ng food coloring, pwede naman. So, para lang talaga, kunting ano lang. Pero ito ubing-ubi, kaso lang gusto ko talaga kulay na ubi. No, para gusto ko tingka din. Pero tunay na ubi to ha, pinapakita ko na sa inyo talaga na tunay na ubi. Wait lang. Sorry po, iniwan ko kayo kasi medyo maingay na sa labas. So, pinatay ko na yung aking TV. Baka maano ako ni YouTube nito. So, yan. So, look, oh, ang ganda, no? Pag kanilagyan mo talaga ng kulay ubi, magiging matingkad. Ang ganda ng kinalalabasan. So, kunting, ngayon, kung ayaw nyo, kasi parang maputla kanina, kahit kulay ubi siya, pag hinaluan mo siya ng gatas, talagang nagkukulay, ano na siya, maputla. Pag may gatas. So, lagay na ninyo tong, inalis ko lang yung tubig. Yung nata di coco para may kunting effect man lang yung inyong ubi pie. Magiging ubi pie with nata di coco. Nata di coco ba to? Yes, nata di coco. Pwede ding kaong, pwedeng mani. Nasa inyo. Kasi ako bit ko lang talaga na lagyan ko ng nata di coco. So, halong-halo na po ito. No? Yan. So, nagmi-mix na pati yung ano niya. So, lalagyan ko siya. Hindi ko nasusukatin kasi ako sukat, ano ko na, tansado ko na pagka 1 tablespoon o 2 tablespoon. So, 1 tablespoon. Kasi, kanina, kagagawa ko lang talaga siya. Kagagawa ko lang din kanina talaga ng ano, ng niluluto kong ano. So, tansyado ko na yan kung ano ba siya. Yan. So, ayan na yun, oh. Yan. So, hindi kailangang drug-drugin ninyo ng husto yung ubi. Kasi yung ubi naman, tuluto na. Okay lang yan. Masarap nga yung may mga medyo buo-buo na kainin. So, ngayon, itatabi ko muna siya. Mayroon na akong na-prepare na aking crust. Alam niyo kung bakit nilagyan ko ng ganito yung gilid? Kasi po, baka masusunog yan. Talagang binake ko na siya kanina bago ako umalis para pagdating ko, ilalagay ko na lang siya. Pero don't worry kasi ituturo ko pa rin. Yan. Napakadali lang naman gumawa ng crust. Kahit pipikitin ninyong mata ninyo, madali lang naman. Pero ilalagay ko ito sa kasama itong aking ubi filling, no? So, ilalagay ko kung ilang sukat yung crust. I-mix-mix mo lang naman yan. Tapos, i-riff ninyo ng half or 1 hour.
So, yun na yun, ininid ninyo, tapos ang gawin ninyo, i-bake ninyo muna siya ng 15 minutes, kahit papano. So, i-preheated ninyo yung oven ninyo ng 20 minutes. So, 15 minutes, i-bake ninyo. Bago nyo i-bake, tusok-tusokan ninyo ng tinidor, no? Para hindi siya magbabos. So, tusok-tusokan ninyo muna yan dyan bago nyo i-bake. Tapos, patungan ninyo. Ako, ito ang ginagawa ko. Kasi wala nga akong mga pabigat dito. Ito ang ginawa ko. Nilagyan ko muna ng parchment paper bago ko siya nilagyan ng ganun. Kasi, kung hindi mo siya lagyan ng ganun, uurong. Be sure na kapag i-bake ninyo, kailangan lagpas dito. Huwag ninyong hindi gaya nito o umurong siya. So, hindi siya nakukuber. So, kailangan lagpas dito hanggat maaari. Dito kayo mag-overlap. Huwag yung hindi ninyo masakop. Kasi, pag naibig na ninyo yan, uurong yan. So, anyway, nilagyan ko ito ng ganito. Bakit ko nilagyan ng ganito? Bakit magtaka kayo? Bakit may nilagay akong ganyan? Kasi po, masusunog po yan kung hindi ko siya lalagyan. Yung ano niya, at least may feeling. So, bubuhos ko na, no? Ayan. Ano natin uli? Kasi nagmamadali ako kasi gabi na. Mag-aalas 9 na. Naibigan ko lang. So, buhos na ninyo dito. Yan. Wow, puno siya. Kasi nanghihinayang ako kasi naano ko na yung ubi ko. Baka pagdating ko sa Friday, kasi ang day off ko is Friday, baka pagdating ko ng Friday ng tanghali, sira na siya. So, nanghihinayang ako na paabutin ko pa. Kahit nakarib siya, kahit iano ko siya, mas mainam talaga na iluto ko siya ngayon na para at least fresh pa siya kasi kalalaga ko lang ng aking ubi. So, yan na guys. Yan na yung ating ubi pie with, so ilalagay natin siya dito, no? So guys, lagi ninyong i-preheated yung oven ninyo kapag kayo magbe-bake. So itataas ko muna. Talagang halatang pagod. So lagi ninyong i-preheat yung oven ninyo ng 20 minutes before niyo ilagay yung inyong i-bake. Ilipat ko dito sa maliit kasi mukhang malaki masyado ito. So, might as well ganito lang ka. Parang maliit lang din siya. So, eto na lang. So, na-preheated ko na yung oven natin ng 20 minutes. Pakita ko sa inyo, no? Baka hindi kayo maniwala na na-preheat ko na yung oven ko. So, bubuksan ko yan. Bubuksan ko siya. Yan, preheat na siya. No? Oops. Ayaw. Yan. So, preheated na po siya. Ilalagay ko lang po dito. Baka nalanggamin. Takot ako sa mga langgam kasi ang dami ng langgam dito sa bahay ko. So, ayun na po. So, mga bes, yung aking ubi, noong I think Mercuris or Wibis kasi holiday,
pumunta ako ng Pasig, sobrang mura lang doon. Kasi kung dito ako mamimili sa aming palengke, medyo doble na yung presyo. Kasi siyempre galing din sila sa Pasig, natural dodoblihin nila ang presyo dahil alam nila na mamasahe sila. Siyempre, kailangan din tumubo sila sa pagod nila. Naintindihan natin yun. Kaya lang, para mas nakakamura ka, kasi hindi lang naman yan ang binili ko. So, ang dami-dami kong binili. So, anyway, ibibig pala natin siya ng around 30 to 40 minutes. Yan. 30, nakalimutan ko na, no? 30 to 40 minutes. Don't worry, kasi, lahat ng mga ingredients na aking hinahalo is ilalagay ko yan sa aking description down below. Sa dulo ng video, tuwing ako'y nagluluto, doon sa dulo ng video, doon ninyo mababasa yung mga ingredients, pati na yung crust. Yung crust kasi, kaya ko ginawa siya ahead of time kasi kailangan pa kasi siyang i-ref ng 30 to 1 hour o kahit 30 minutes lang. So, aabutin tayo ng siyam-siyam. Doon pa lang sa pag-need, medyo nahirapan ako kasi, alam mo, minsan kasi mahirap mag-need, matigas. Tapos, alam mo yon, maraming trabaho. So, sa kneading kasi medyo it takes 30 minutes, no, bago, or 20 minutes, ganoon. Kasi, minsan naman, madali lang naman din talaga. Doon sa mga talagang expert na araw-araw na gumawa, ay mani-mani lang yung paggawa. Pero sa akin, ayos lang naman, madali lang din naman gawin yung crust. Kaya lang, gusto kong gawin ahead of time kasi ibibig pa siya. So, pag ganyan gagawin ko pa, pag bibidyo ko, mauubos yung aking isang oras, hindi pa matatapos. Baka ma-delete na tayo ni YouTube niyan kasi sobrang tagal. So, mga best, talagang napaka ano lang, napakadali lang talagang gumawa. Dahil napaka, alam mo, ang mura lang ng gastos ko, bumili ako ng siguro ganun o kalaki. Tapos inalisan ko pa yan para gagawa ako ng ano, yung ginataan. Oo, hinati ko pa. So ang dami pa rin niya, no? So nung bumili ako ng ganun kalaki, kinuhanan ko ng kalahati kasi gumawa ko ng minatamis, I mean, yung nilagyan ng gata na may bilo-bilo. So yun yung real ubi talaga ang ginagawa ko. Ngayon, magkano lang yun? 70 pesos. Eh, dito, pag tinatanong mo, 160 ang kilo. So, siguro may mga 2 kilo na yun. Kaya, talaga, no, siyempre, yung mga nagtitinda, kailangan din nilang tumubo. So, ayos lang yun. Pero, might as well, kung talagang may time kayo, punta na kayo ng Pasig. Kasi doon talagang pinakamura bagsakan. So, yung gatas, papakita ko sa inyo, hindi naman gaanong ano, sabi ko nga sa inyo, bumili kayo ng ganito, Alaska, Beke, no? Lagi akong gumagamit ito, ang fresh milk ko, Alaska, nag-ano na ako, hindi na yung Magnolia. Ito na yung ginagamit ko. Ganito ang bilhin ninyo, nakakamura kayo. 98 lang. Eh, yung nasa latang malaki is 50, I think 58 or 56. So, mas nakakamura. Ayan, oh, nakatatlong bisis na ako naggawa-gawa, pero may natira pa siguro mga 2 cup pa ito. So, yun lang. Kaya, paki-like, paki-share, paki-subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell tuwing para tuwing ako ay magluluto, magsama-sama tayo, lagi kayang updated. Nabubulo na ako. Kukumain naman ako, no? Kakakain ko nga lang talaga bago ako nagbe-bake. So, anyway, hindi ko na patatagalin pa kasi kukunin ko na muna. Hindi ko muna nilabas. Eh. Nasa rep, sandali lang ha. Kukunin ko lang. Wait lang. So, ito na yung aking finished product. See? So, gumawa na ako kanina dito ahead of time. Actually, itong ginawa ko, mayroong umorder.
Pero since ito yung naunang pinalamig ko, yun na yung aking ipapa-order sa kanya. Yun na yung ibigay ko sa kanya. So ito yung titikman ko. Wait lamang. So kukuha ako syempre sa kutsilyo. Para may panghiwa tayo. Para may panghiwa tayo, siguro hindi niyo ako nakikita kasi gabi na. Anyways, kung hindi niyo ako nakikita, sorry na lang. Pero alam ko nakikita pa rin ninyo ako. Mukhang haggard dahil sa sobrang pag-aantay ko. So, halika. Dadalhin ko kayo dito kasi paiinggitin ko kayo sa aking OB Pie. So, kukuha lang ako ng konti para makapag-dessert ako. Kasi pagdating ko, kumain ako kaagad dahil sobrang gutom. So, I hope. Ayan. This is ubi pie. Gagawin ko ngayon para to add, para lang magiging, lalagyan ko siya ng powdered sugar. Kahit konti lang, ayan. So, kailangan gamitan niya ng ganito para ang kinalalabasan is, ayan. So, yun ang aking, okay, sige. Painggitin ko na kayo. Talagang iaano ko na sa inyo. Bakit ayaw naman ito aano yung aking camera? Paiinggitin ko kayo. Ayan. Ay, kamunki ka na. Ayan. Diba? So, iyan yung aking finished product ng aking real ubi pie with nata di coco. Sarap. Tikman ko pa uli, ha? Hindi ako nagpapainggit sa inyo. Ini-encourage ko kayo na lutuin nyo to kasi masarap talaga. Papakita ko na sa inyo yung ref ko. Nakahigban pa ako, oh. Kasi ang buho ko. Ayan. Ang buho ko lumilipad sa jeep. So, hindi na ako nagsusuklay. Ginanon ko na lang. Kasi kanina para akong aswang. So, ganito kadali. Alam mo yung ubi na sinasabi ko nga sa inyo? Diba? Yung ubi na sinasabi ko sa inyo is 70 pesos. So, sobrang dami na talaga. Sabi ko nga sa inyo, baka nasa mga 2 kilos or more than 2 kilos na. 70 pesos lang po sa Pasig. Sobrang mura. Yung aking kalahating, parang babalita ko pa sa inyo, yung aking kalahating kilong kamatis, 10 piso. Kung bibili ka dito, isang piraso, 7 peso. So, that is the big difference talaga, no? So, lutuin na niyo ito. Ito kakaiba yung mga niluluto ko ngayon kasi baka sa susunod lemon pie na ang gagawin ko. Pero kasi parang well known na yan, yung mga egg pie, yung buko pie na lagi kong niluluto kasi laging may nag-order sa akin. Ano pa yung mga pie na yan, apple pie. Hindi ko pa niluto yung apple pie. Hindi ko pa niluto yung pineapple pie.
kung mag-season na talaga yung murang-mura na yung apple at saka murang-mura na yung pinya, doon ako magluluto ng ganung pie. Saka yung lemon kasi sobrang mahal din ng lemon. Pero pag maka-jackpot ako, pag nakabili ako ng lemon na mura, pagpunta ko ng Quiapo kasi nagsisimba ako either Saturday or Friday, bibili ako ng lemon. Kaya, gawa na kayo ha, mga best. Kasi sobrang sarap tong ginawa ko talaga, promise. Nako, hindi ko alam kung sino pang mga gumagawa dito ng ako. Ginawa ko na yung kamuti pie, ginawa ko na yung obi pie, with nata di coco. Ginawa ko na din yung, what is this, cassava cake with Buko Delights. Marami na po akong nagawang mga pie na yan. No? So, gusto ko talagang mag-aral pa ng sarili ko. Ito, sarili ko lang to. So, hindi ko nakikita to sa mga, usually, konti lang ang gumagawa yata ng kamuti pie, obi pie. Pero, yung mga buko pie, egg pie kasi masyadong maitlog yun eh, so masyado ding matamis kasi more on asukal yan at saka itlog, so mahal ngayon ang itlog, kaya avoid muna tayo gumawa ng mga mamahaling ingredients. Itong ubi pie, ito yung pinakamura kasi season ngayon, ito po talaga ang aking ginawa kasi mura lang, no? Yung mga gatas ninyo hindi naman mauubos yan, pwede naman ninyong i-less yung sugar. Ako nililess ko, imbis sa 1 cup yun, ginawa kong 1/2 cup. Kasi ayaw ko yung masyadong matamis. Pero nasa inyo, kung gusto niyo matamis, tamisin niyo na para matamis din ang inyong pagsiserve sa inyong mga mahal sa buhay. So, para mahalin kayo, lutuan niyo sila ng mga masasarap na mga dessert or masasarap na ulam, gaya na sinabi ko. Kahit anong gawin mo, pag hindi ka binibigyan ng value, hindi ka mahal, i-late go muna kasi hindi ka talaga kayang mahalin. Charot. No? So, lutuin na ninyo. Paki-view, paki-like, paki-share, paki-subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Kasi minsan lang ako talaga nagluluto. Meron pang day off ko na hindi ako nakapagluluto. Nag-escape ako kasi pagod. So, kailangan ako magpahinga kasi dire-diretso ang ating trabaho. Kanya, thank you for watching once again in my Vlogrofa's Kitchen. Bye-bye!